Alam naman namin ang hirap ng dinadanas ninyo, kaya nga pumunta kami dito, kahit na ganito kalayo. Pinagtatanggal ko at ganyan nga eh. Dede! Hawayin pa. Kahit ganyan siya, pinagmamalaki ko pa rin at asawa ko. Siya naman ang anak niya na si Maika na tumigil sa pag-aaral dahilan sa pambubuli sa kanya. Katay, kahit alam mong gano'n si nanay, talagang inibig mo pa rin siya. Eh, kailangan po yung mga taong ganyan, kailangan ganyan ang mahalin. Ito ang kanilang munting tahanan na dito sila bumuo ng kanilang pamilya. At nakikita naman natin na hindi maayos at halatang tagpi-tagpi na ito. At dito mo makikita na talagang deserve din nilang matulungan. Samahan niyo akong panoorin ang bagong kwento ng buhay ng pamilya. Pagpalang araw po sa lahat ng mga viewers ni Commander dito sa kanyang channel. Dito sa Commander Marcos. Ngayong araw po, ayan, dito kami sa Villa Aurora. Ito yung isa sa pinakasulok na daw ito na barangay dito sa bayan ng Kapalongga. Ito yung nag-iisa na lang yata na hindi pa namin napupuntahan sa dinami-dami ng barangay namin na napuntahan at napabutan ng tulong. Ito yung isa pa sa hindi talaga namin nararating. Kaya kami narasiglaan kami ng oras ngayon para marating namin itong ano na to, itong barangay na to. At medyo may kalayuan din at nakakatuwa kasi ngayon ulit namin experience yung mga konting adventure lang naman na sa dinadaanan namin. So tara, may pamilya po dito na inilalapit sila. Na ito yung sa tingin nilang na nangangailangan ng tulong dito. Tay, magandang araw tay. Damit ka tay. Magdamit ka muna po. Ganyan lang itagaw. Okay. Tatay, ano po ang pangalan ninyo? Jonathan po. Tatay Jonathan, ilang taon na po kayo? 47. 47. Ito po anak po ninyo ito? Pang ilan sa anak ninyo yan? Pang-apat. Pang-apat? Si nanay naman po, misis ninyo. Ilang taon naman na si misis mo? 41. Dito po bang tinitiri ka ng bahay ninyo yung sarili ninyo ito? Hindi po. Kanina po itong ano, sa ano lang po, tiyahin niya lang ang lupa. Sino nagpagawa nitong munting tahanan niyo na ito? Ako lang po. Ano, hindi ko naggawa o pinagawa mo? Sarili lang ito ng pangupa. O nga po, kayo po ang gumawa o ipinagawa ninyo? Eh, ginawa ko lang. Ilan po ang naging supling ninyo? 4. Ito ng kabunsoan, ano? Nasaan po yung iba niyo? Ayun yun, siya nagpasok. Anong year na? Grade 8 yung isa. Yung isa ay grade 5. Okay, nanay. Dito, halika na eh. Sama ka sa vlog namin. Halika. Pumarito ka dito. Grabe din po ang tahanan dito nila, tatay. Ano po ang hanap buhay mo, tay? Ako lang po makipagbunutan. Bunot ng liyog. Ng liyog? Si nanay naman po. So, dito bantay niya ang anak niya. Lakang tao ni nanay yun. Si nanay po ay taga saan siya? Dito talaga? Taga rito. Kayo? Taga bariyo. Saan po yun? Diyan sa sentro. Ah. Diyan kalakagawad. Oh, taga dun kayo talaga? Okay. Bakit naman po dito nyo naisipang mag-tirik ng... Dito po yung benaan ko ay nandito. Ay sa bariyo walang trabaho. Kumbaga dito kayo paano? Nagkakapagkaingin. Kapagkaingin. Magkano naman ang kinikita mo sa ganun? Ikaw lang po, masarili lang. Magkano po ang minsan halaga ng kinikita ninyo? Pag sa isang buwan po, komisyon wala. Pag komisyon, mayroon. Kaya nga po, magkano po yung mayroon? Yung kinikita nyo? Isang libo, pag komisyon. Isang buwan yun? Grabe, paano nyo napagkakasya yung gano'n? Eh, tinitipid ko lang po. Siya na naghahandil ng pera si nanay o ikaw? Siya lang po nag-ahawak, ako nag-budget. Wala po siya pinag-aralan eh. Ay, gano'n. Ikaw po ba tay, ano po bang kahit paano natapos ninyo? Grade 2. Grade 2? Si nanay talagang kahit grade 1 hindi nakatungtong? Hindi nakatungtong.
Okay. Kaya kahit pagbasa, pagsulat, hirap. Pero at least kahit paano, napag-aaral ninyo yung mga anak ninyo. Discarte na lang. Discarte na lang. Dito po ba tayo, may tuition ba ang inyong mga estudyante? May tuition ba sila? Wala po. Namang binabayaran na tuition, wala naman. Wala po. Pinoproblema nyo na lang, lagi araw-araw yung baon. Baon. Magkano binabaon ng mga anak nyo kadalasan? Kamusahan po, 20 lang. Sa isang bata yun? Oo. Maswerte pa rin ng mga bata na anak ninyo kasi nakakabaon sila ng 20. Kamisan, wala. Nagtipi-tipi sila. Pag walang baon, napasok. Kahit walang baon. Ay, kahit walang baon, napasok. Alin ba tatay ang mas madalas na nangyayari? Yung pumapasok sila may baon o yung may wala? Madalas po. Yung wala. Yung wala. Grabe, ano? Hirap din talaga ng buhay. Kaya nga, kapag nandito ka talaga sa ganito, kailangan mo na lang dito talaga ay kumbaga parang kumikilos ka araw-araw para lang makasurvive din araw-araw. Parang ganun yung nangyayari dito. Ay, may nabalitaan lang kasi ako, no? Bakit po yung ibang tao doon na nakakilala sa inyo, eh, nasasabi nila na si nanay ba, eh, medyo may problema sa kanyang, ano? Meron ba? Bakit saan nagmula yan? Bakit nagkaroon ng ganyan? Umpisa pa lang po pag ano niya. Noong nakilala mo siya? Umpisa maliit pa yata siya. Ay, ganun? Ganyan na siya. Pero nakakausap naman sinabi. Oo, nakakausap po yun ng matino. Nay, anong pangalan niyo, Nay? Salita po. Bakit, ano bang nararamdaman niyo kung minsan? Ha? Po. Pero at least, hindi naman ni nanay dumadating sa punto na nasasaktan ng bata, hindi naman. Hindi naman. Ano yung mga bagay na nagagawa ba ni nanay, bakit nila nasabi yung ganun? Kumisan po, nasagot siya ng ano, hindi niya alam. Yung sinasabi? Pero nakakabilib ka tayo, kahit alam mong ganun si nanay, talagang inibig mo pa rin siya. Eh, kailangan po yung mga taong ganyan, kailangan ganyan ang mahalin. Bakit po? Eh, may kapansanan na nga, hindi pa mamahalin na eh. Magkaawaan na ang anon pa. Yung lalayuan pa ako. Galing naman ni tatay. Yung sino daw, siyempre may kapansanan, mahalin, kumbaga. Sabi mo wala lang ang pinag-aralan, may apat walang pinag-aralan, tataboy na. Hindi ganun. Ayan o tatay. Yun dapat ang sayang pag yung ano pinagkatalan, yun ang mahalin. O kasi yun yung lalait-laitin ng tao, di ba? Eh, siya yung makakaranas ng panganganjaw sa tao. Kaya, bigyan ng pagmamahal, ano, tatay? Katulad nung yung maroon, yung nakakaisip, tabihan nyo, at ganyan ang isip nyo na sila nakakaunawa. Dumadating din po ba sa punto tayo na sinanay na pag-uusap-usapan ng mga tao? Minsan po. Ano mga sinasabi sa kanya? Nang ganung ano po siya. Ay, sa ako ay kahit ganyan siya, pero ako pinagmamalaki ko pa rin at asawa ko. Tama yun tayo. Tama yun. Kung siya, pinagtatanggal ko po siya. Kahit sa mga kamag-anak niya dito, pinagtatanggal ko at ganyan nga ay. Dede! Hawain pa. Oh, patala. Tama si tatay dun sa sinabi niya na yun. So, natutuwa ako sa tatay kasi yung anong malaman ko dun sa labasan na medyo may nagkakaproblema nga dun si nanay, pero nandiyan pa din kayo para sa kanya. Kaya nakakatuwa pong isipin na nandiyan kayo para sa yung asawa. At di nga lang basta minahal niyo, nagkasupling pa nga kayo ng apat, di ba? Simula ba si nanay, hindi siya nagtrabaho? Hindi po. Talagang taong bahay lang. Kumbaga, tinuring yung prinsesa talaga, no? Kasi nasa bahay lang, eh. Nasa bahay lang. Talaga yung kumakayod. Nasa bahay lang siya. Alaga ng mga bata. Talaba, yun lang ano niya. Magluto. Nakakapagluto, misa, no? Nakakapaglinis. Ano, isa ko pang anak yan, no? Ay, ito. Ayos mo pala. May tsura ng anak mo ito. Anak mo pala may tsura, no? Yun ang sinundan nito. Ay. Yan ang gripag ko. Ikaw naman po ay... ano naman ang iyon na gusto ang kay tatay? Ba't mo siya inibig, yung asawa? Ano, nung nagsisimula pa lang kayo, ano yung natatandaan mo na gusto mo kay tatay? Wala din, wala din ako maisip din. Ha? Wala din po, sabi magtatanda daw ako kahit ako mag-asawa na daw. Tatanda ka na kaya kailangan mag-asawa ka na? Eh, ba't si tatay napili mo asawahin?
Ay, wala na akong mapili ah. Kasi na nang pili. Hindi ganun. Pero si tatay, talagang ikaw talaga, siya na talaga yung, may iba ka bang naging asawa? Wala. Meron po. Ay, meron. May naging anak kayo? Isa lang po. Abago si nanay? Pinagtapat ko man sa kanya. O, nasaan yun? Nasa Quezon. Ang anak mo nasaan sa kanya? Nasa kanya rin. Nagsusustento ka pa o okay na sa kanya? Ay, silang sa kanya. Na hindi. Okay. So, kakatawa din ang istorya ng buhay ninyo, no? At si nanay naman, wala siyang dating asawa, ikaw lang talaga. May naligaw dati sa kanya. O, anong nangyari? Ayaw niya. Para ano? Ayaw ko. Mag-iinom daw. Inom din? Para inom? Eh, ikaw ba tatay? May bisyo ka ba? Sigat nyo, yun lang. Ah, kapag kapampalipas oras. Ano, kapag pagod, ganyan. Minsan sa mag-apon, datong stick lang. Okay, pero sana tatay, habang tumatagal, sana matanggal mo, no? Kasi ikaw lang inaasahan ng pamilya mo, maliliit pa anak mo. Paano kapag nanghina ka, humina ang baga mo, hindi mo na kaya magtrabaho? Dati, nagkasakit na ako, dugal ako ng dugo. Oh, kaya nga po, sana tatay ngayon, mabawasan na ninyo, no? Kaya nga sabi, gusto ko natanggalin at... Oo, oh, pautay-utay. Hindi yan mabibigla tayo, pero kaya yan ang pautay-utay. Ano, naniniwala ako dun. Tatay. Ako siya din, naniniwala din ako. Basta utay-utay lang, ha? Okay, kayo ba tatay ay maaari mo ba sa aming ibahagi? Ano ba yung pinakang hirap na dinadanas mo dito bilang ikaw lang talaga kumikilos sa lahat? Sa hirap po ay talaga pong hirap, tinitiis ko lang. At alang-ala lang sa kanila. Alang-ala lang sa pamilya ko. Ako, tiyaga-tiyaga lang tayo. Sa bahala ng Panginoon. Ayan, ilan. Sa ako sa tiyaga-tiyaga ko din. Makakaraas din tayo. Alin. Yun lang dialahin ko sa Panginoon. Pero ikaw, tay, ano yung pinangahawakan mo? Bakit talagang pinagpuporsigyan mo mapagtapos yung mga anak mo? Mabigyan ko lang po na edukasyon yung mga anak ko eh. Kahit ako naghihirap ay. Kasi yun na lang yung may papamana, di ba? Yun na lang papamana ko sa kanila. Ako, laman tayo lupa. Sa ako, may lupa tayo, may pamana ko sa inyo. Sa ako, edukasyon na lang pamana ko sa kanyo. Sa ako, taghihirap. Ako, kahit taghihirap tayo, magsikap kayo mag-aaral. Ay, ang orpin. Tama yun, tay. Alin. Nabilib ako sa'yo, tay, sa ganun yung pamamaraan mo na nakakapag-open ka ng ganun sa mga anak mo, na pagsasabihan mo sila. Yung pinakapanganay mo ba, ilang taon na? Ano po, ayan na yun, 16 na, pa-17. Pa-17 na? Yun, ano din ang uisip din nun, yung hindi marunong magbasa. Ay, ganun. Para yung ina. Pero nagsisumika pa rin naman. Nagsisika pa rin siya. Yan na lang tayo magiging yaman mo din dyan yung mga anak mo, no? Yan lang pinag-ano ko sa kanila. Sa ako, kundi nakatapos. Sa inyo na lang ako makita. Sila na lang makatapos. Nakadididid lang ka. Okay. Tatay, kung may tanong pa ako sa'yo. Kung minsan kapag nakakaranas si nanay ng... panalait sa ibang tao, anong nararamdaman mo? Eh, masama pong ano po. Kumisa nagagalit din ako. Sumasama yung loob mo? At asawa ko. Totay, gano'n mo kamahal si nanay? Ayang, kahit po hanggang magpantay ng paa namin. Mahal na mahal mo siya? Kumisa nga pag minuto siya. Ako, ako lang gawin ako lang. Talagang binuhay prinsesa talaga ni tatay si nanay. Napakaswerte ni nanay. Kasi kahit ganito yung buhay niyo na eh, si tatay eh, talagang ginagawa yung best niya para sa pamilya ninyo, para sa iyo, para hindi ka masyado mahirapan. Kahit napagod na siguro si tatay sa trabaho, kumikilos ka parang dito. Ako po parin po nagluluto. Tingnan niyo na, buhay prinsesa talaga si nanay. Kaya napakaswerte mo na eh. Mahalin mo si tatay, sabi niya, hanggang magpantay nga mga paa ninyo. Sana kayong dalawa talaga. Okay, ito, tatay, sa totoo lang, dapat si Mrs. yung magbablog sa inyo. Kaso nga lang yung Mrs. ko po ay medyo, yung pagbubuntis niya ay mahirap. Pero kasama namin siya sa pagtulong. Kaming tatlo ang magkakasama lagi. Kaso nga lang, pinagpahinga ko muna. Ganito pa pala yung daan papunta dito sa inyo. Buti na lang, hindi ko sinama. Ano? At hindi ko din alam kung sa susunod ay kaya niya bang bumalik dito para na sa ganun makilala niyo rin sana. At makausap ninyo. Kaso sa sitwasyon ng kalsada, hindi ko alam kung makakapunta siya dito.
Okay, tatay, sa ngayon ay salamat sa binabahagi mong kwenta, pero may cash kami dito. Ito ay kay galing kay Commander. Bigyan po kita ng panggasos ninyo, ha? Hawa mo, tay. Hawakan niyo po yan. Salamat po. Wala po naman, tay. Basta tuloy lang sa buhay, ha? Kumusukuhan yung mga anak mo. Ikaw lang yung inaasahan nila. Ha, tay? Naluluha ka. Ha? Okay lang naman yan, tay. Alam naman namin ang hirap lang dinadanas ninyo. Kaya nga pumunta kami dito. Kahit na ganito kalayo. Para lang mabisita namin kayo. Tsaka mabait ka, tay. Salamat na nakikita ko kasi hindi naman kami dadali ng Panginoon dito kung hindi ka mabait na tao. Ay, nag-edad pa ako ng galit, tay. Wala ko na akong kawan. Tayo ko lang ngayon, ay. Opo, tama yan. Eh, sinasabi ko ka na sa tinutulungan natin, mas maganda ang buhay na walang kaaway. Kahit pa simple lang ang buhay natin, kahit pa tayo naghihirap. Basta wala tayong kaaway, di ba? Maginhawa pa rin sa pag-iisip. Yung pag-iisip natin doon ang magiging maginhawa. No, di ba, tay? Na wala tayong iniisip, hindi maiksi yung daan natin na kung may kaaway tayo doon sa bayan, eh. Hindi ka na makakapunta, maiksi na yung kalsada mo, sabi ng matatanda, di ba? Okay lang yun, tay. At ramdam naman namin yung paghihirap mo. Sa totoo lang, tinan nyo ang mga paa ni tatay. Oh. No, walang chinelas. Tapos talagang kitang-kita natin na sagad-sagad sa pagtatrabaho yung kanyang mga paa at kamay. Tinan nyo naman. Tapos pag-uwi pala dito, siya pa talaga ang lahat gumagawa ng pwede nyo mong trabahuhin dito sa bahay. Dito. Dito ba, tatay? Eh, butas-butas pala ang bubong nyo, ano? Hindi nga po magawa at gawa ng kuminsan na trabaho. Kumpisan ay matrabaho at mayroong high school. Ay, di ba kita mo yung bahay nila, oh. Butas-butas, oh. Dati. Dito nagkakasa kayo dito, tatay, ano? Kasi po, nakabahala na Panginoon pang may masamang panahon. Inaano ko lang sa Panginoon. Nagpapasa Diyos mo lang. Pero sa awa ng Diyos ba, may tumutuloy dyan sa inyo? Wala naman. Wala naman po. Sa awa ng Diyos. Maganda. At kahit paano pala, hindi naman sila nababasa ng ulan dito. Dito, sigurado. Basa ano? Basta po dito. Basa. Ano? Paano? Siksika na lang kayo? Yun po, siksika. Ako lang kaupo. Magdamag. At tinitinan ko lang yung mga mag-iin ako. Grabe. Sakripisyo talaga ng isang ama. Kumbaga, ang ama kasi... pasan yan lahat, kumbaga lahat yan pasan. Hindi lang yung anak, hindi lang yung lahat talaga ng obligasyon pasan ng isang ama. Kaya sana yung mga manunod natin, yung mga tatay ninyo, bigyan nyo ng malaking respeto. Sabi nga, kapag uuwi ang tatay nyo galing trabaho, ngitian ninyo yan palagi. Yakapin ninyo kasi lahat ng responsibilidad pinapasan ng mga tatay natin. Kaya pwera lang yung mga tatay na talagang tinakbuhan ng responsibilidad sa anak. No, bukod yun. So, yung ang tinutukoy ko dito, yung mga ama na hindi tinalikuran ng responsibilidad kahit alam nilang mahirap. Yun, saludo ako sa inyo lahat. Okay, sige tatay, sa ngayon ay pwede ba nating tingnan itong paligid ng bahay mo? Halika, sumama mo kami. O dito, ay, sira-sira na pala yung iro mo, tatay, ano? Akala ko sa loob, tinitin ako sa loob, kala ko okay. Pero sa labas pala, sira-sira na yero. Ano? Hiningian lang po yun, ha? Puro kalawang. Hiningian. Eh, hindi ko umakit yan, matititan ako dyan. Naghahandaan lang po ako. Hiningian lang yan, ha? Bubo ko. O, tas itong bahay mo, parang ang tagal-tagal na nakatingirik, ano? May ilang taon na itong bahay mo? Ako na po ito. Nasa anim na. Anim na taon? O, tas ito, ano ba to? Yung... kukulambir ba to? Yung iba po. Ibig sabihin ko yung nyug ito? Ito, o. Oh. Ah, pero may good lumber, may good din dito. Ito kahoy. Okay. O, itong yung parang sisinong na yung magsilong. Tapos, ang lahalos lahat ng yero nila, puro kalawang, punong-puno ng kalawang. Kaya pala, sabi ko sa loob, parang medyo kulay itim. Kaya sabi ko, tingnan ko sa labas. Ngayon ko lang napansin na kalawang yung lahat. Okay, may mga alaga pa si tatay ibon. Anong ibon nito, tatay? Yung koro-koro po. Nagsasalita yan, hindi? Hindi po yun ako. Nag-hot. Kala ko nagsasalita yan. Okay. Sino naglalaba ng mga damit ninyo? Sa inyo ba ito? Mga ito? Yung panganay ko po. Ay, marunong. Babae bang panganay mo? Babae. Ilang taon na yun? 16. Ah, ngayon nasa school pa? Nasa layasan. pero walang pasok ngayon? Hindi na po yung nagpapasok. Ay, hindi po mapasok yung panganay mo? Ay, kala ko nagpapasok. May alis yun, eh, kaya lang ngayon wala restro.
Mapabuklat pa. Okay, sana sa susunod mga kabayan, pagbalik natin dito, makakausap namin yung anak mong panganay. Makita natin. Baka mamaya pwede matulungan mapag-aral yun. Gusto niya bang mag-aral o tamad mag-aral? Hindi po marunong basa. Inano na rin niya nung ano, DSWD. Kumbaga binigyan ng scholarship. Ipinasok si scholar. Tuturuan siya na matuto magbasa. Okay. Sige tay, sana sa susunod makausap natin para kung ano yung pwedeng maitulong, pwedeng gawing scholar, matulungan mag-aral kasi sayang, 16 na, no? Mm-hmm. Okay. Sige tatay, sa ngayon, hanggang dito muna yung vlog natin, pero yun nga, sana sa susunod makita namin siya dito at makausap, ha? Mm-hmm. Tatay, hindi ba natin mahanap ngayon? Nandiyan po. Kapusagdok mo yung kapanganay mo. Kilatid siya. O sige, gusto mo mag-aral? Mm. Ha? Pabodyo daw po sa aral po. Ay, pag-isma, binibigyan na ba siya ng module, ng DSWD? Hindi pa po, ito lang pa yung registro. Ah, registro. Kailangan ko ng registro mo? Papabuklat, kapalungan. Ay, kasi kasuhinin niyo para makapag-ano siya. Akala ko wala pa sa iyong tutulong para sa pag-aaral. Nagpunta na dito yung ano yung lalaki yung DSWD. Ah, okay, makapasok ka naman pala, may mga gamit ka na. Ay, ano ba, module lang? Module. Dito lang pala, ano? O, hindi mo pala kailangan ng mga gamit-gamit, ano? Anong pangalan mo? Laika Ambilgati po. Oh, mga gandang bata itong mga anak mo, ano? Mga itsura pala mga anak mo. Ikaw pala naglalaba dito sa inyo. Mm-hmm. Ayos yan. Mabisa mo yung kapatid ko pumusunod sa akin. Yung sumunod sa'yo, babae din, lalaki? Babae din po. Ay, di ba ilang kayo, apat? Dalawang babae. Tatlo. Ay, tatlo. Tapos nagsusulong lalaki lang yung kanina. Okay, ala, tulungan mo sila papa mo, no? Bakit ka ba nagtigil sa pag-aaral? Tinatigil po ako ni papa. Bakit nga? Bakit anong naging reason? Dati marunong magbasa po ay. Halika, dito tayo po tayo para di ka masyado mailang. Halika. Okay po kami. Nandyan mo itong microphone. Pero nagsubok kang magpasok. Napasok po ako, pinatigil ko. Anong grade ka nagtigil? Ano po nakatapos? Pinasa lang po yun ang maestra ng grade 6. Grade 6? Bakit ka ba nahihirapan sa pagbabasa? Po. Pero gusto mo makatapos. Kasi sayang din, ano? Ganda ka pa naman. Pag nakatapos ka, di ka naman kinakantsawa ng mga klase mo, baka binubuli ka. Okay, so binubuli po ako. Napasok kami si Chris, binubuli po kami doon. Binubuli ka doon nung nag-aaral ka? Ano sinasabi sa'yo? Hindi ba rumabasa, oh. Kaya gano'n po kami ay. Grabe naman yun. Okay, so ito yung mahirap kapag may mga estudyante na nag-aaral. Kapag nakakaranas ng pambubuli, imbis na mapursigi yung bata, hindi na tuloy papasok kasi nadidiscriminate sa mga kabataan na ganyan. Matagal ka na bang tigil? Oo. Pero sana itong oportunidad na binigay sa'yo ng DSW, di ba? Sana kaya mo yan, kaya mo matuto magbasa, no? Kaya may pursigihin mo lang, ha? Ikaw din yung pag-asa nila, papa mo. Kasi ikaw yung panganay, ikaw dapat yung breadwinner dito sa pamilya niyo. Huwag mo intindihin yung mga nambubuli sa'yo, no? Ha? Ano nga ulit pangalan mo? Laika Emilia Pipo. Laika? Oo. Si Laika. Okay, Laika, maganda kang bata, tandaan mo, ha? Ang naging problema mo lang siguro ay hindi lang ikaw masyado na practice sa pagbabasa, hindi natuunan ng pansin, ano? Kumbaga hindi na priority, pero huwag ka mahihiya sa kung sino man yung mga taong nakapaligid sa'yo kasi magandang bata ka, ha? Kaya ano bang pangarap mo sana? Ano po? Teacher po. Gusto mo sana maging teacher? O, kailangan pagpursigyan mo magtutumagbasa, ano? Kasi ang teacher, alam mo naman, kailangan alam niyang basahin lahat, ha? Okay, pero sa pamumuhay ninyo, hindi ka naman kinakantsawan. Hindi man po. Ang ganda kung ganun. Nakahit pa paano nga, kahit simpleng, kasi nga mababait din ang magulang niya. Kaya, kasi ang dami kong nakikita na ganito, na porke ganito naghihirap eh. Talagang puro panlalait din yung dinadanas, ano? Kasi ang karamihan sa Pilipino, binabase ang respeto sa isang tao. Depende sa estado ng buhay. Yan yung mahirap dito sa atin. Na hindi naman dapat ganun. Okay? Laika,
ang papa mo ba bilang tatay para sa iyo? Siya ba ay mabuting ama o ano? Buti pong papa po. Mabuting ama? Oo. Okay. Ikaw ba minsan napapalo ni papa mo? Oo. Baka naman kasi makulit ka. Madunong po. Ha? Madunong po. Ano yung madunong? Yung ano, yung pag-utusan mo hindi masunod. Ay, ganun. Tapos, yung sa kayo, sa Bicol tayo, madunong ay. Mm. Sa Tagalog, yung... Pero mas marunong pa ba? Hindi, sa Tagalog, yung... Ano? Yung parang makukulit. Ganun. O, bakit? Dapat ikaw na lang yung makatulong sa kanila dito. Parang yung matigas ang ulo. Dapat sundin mong magulang mo, ano? Mm-hmm. Kung ano man yung pinapasuyo nila sa'yo, baka kailangan nila yung tulong mo. Yun lang isipin mo. Gagawin ko to kasi kailangan nila papa ng tulong. Wala silang ibang aasahan din. Ako lang, ako yung panganay. Ano? Mm-hmm. Tapos, mag-aaral ka magbasa. Sana sa susunod pagbalik namin dito, may balita na tungkol dun sa pag-aaral mo, ano? Okay. Sana maayos nyo tatay yung papeles niya. Ayun po, mapabuklat ko lang kapalangga. Isang araw, mapunta ka, mapabuklat ko. Mm-hmm. Papasama ako dun sa pinsanin ko. Okay. Di ba ibig sabihin pag nagpasok ka, grade first year ka na, kumbaga, parang grade 7. Sana matapos mo. Ilang taon na lang yan, kayang-kaya mo yan. Ilang taon ko na ba ngayon? 16 po. Ano, sana yung grade 10 na. Sana. Grade 10 na dapat. Ang sayang, dalawang taon na lang dapat to. Ang tagal mo palang tigil, ano? Hindi ka naman naiingit sa mga klase mo. Natapos na sila. Naiingit ka rin? Pag minsan naisip mo din na dapat galitin ka na, naisip mo din yun. Ang inayang ka din. Okay lang yan. Hindi naman nababase ang pag-aaral sa edad. Ha? Kayo, merong nag-graduate ng kolehiyo, sobrang tanda na. Senior citizen na. Nag-graduate pa ng kolehiyo. Eh, ikaw, 16 ka pa lang. Ha? Kahit gumaduate ka pa ng 30, okay lang yan. Ano? Mahalaga makapagtapos ka at may diploma kang hawak-hawak. Ano? Para sa gusto mong maging guro, eh, malay mo, makapagkolehiyo ka. Diba? Kung hindi man, magkaroon ka man na maayos sa trabaho. Hindi yung parang nagiging trabaho nila papa mo. Napa extra-extra lang. Ano? Gusto mo ba maging ganon? Gusto mo maging ganon? Napa extra-extra lang? Ha? Oh, kaya mag-aaral ka, ha? Pero tayo, lay ka. Okay, sige. At pupunta mo na kami, sana mamit mo si Commander at magkakuntuhan din kayo ni Mrs. No? God bless sa inyo tayo, ha? Salamat po sa pagpapaulak na nakausap namin kayo. Salamat din po. God bless po. Maraming salamat sa supportan nyo itong channel ni Commander. Channel ko, Marcos TV channel, kay Rans TV. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless po sa lahat.